pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pag-unawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo." Ang Salita ng Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay mag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Patuloy po ang ating paglalakbay sa panahon ng Koresma o yung ating paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay. At para sa araw po na ito, pagnilayan natin yung batas o yung mga kautusan. Isa po sa mga natutunan ko sa seminaryo, yung madalas na sinasabi sa amin ng aming mga formator nung ako'y seminarista, no? Ang sabi nila, "The law is the minimum of love." No? Ang batas o yung kautusan ay yung pinakamababang pamamaraan upang ika'y makapagmahal. Kaya nga kapag sinuway mo pa yung batas, sinuway mo yung kautusan, hindi ka na nagmamahal. Ngunit kapag ika'y sumunod sa mga batas, sumunod ka sa kautusan, yun lang yung pinakamababang pamamaraan ng pagmamahal na iyong maibibigay. Kaya nga, ang madalas na hamon sa amin ay tingnan pa yung hinihingi ng batas. Lumagpas pa dun sa hinihingi ng kautusan. Upang hindi lang kami maiwan dun sa pinakamababang pamaraan ng pagmamahal at mahigitan pa namin yung hinihingi ng batas, yung hinihingi ng kautusan. Sa ating pong ebanghelyo, narinig natin na sinasabi ni Jesus na dumating siya hindi upang burahin ang kautusan at ang mga propeta, ngunit para dumating siya para ibigay ang katuparan o
isakatuparan ang kautusan o ang mga batas. No? Siguro sa tingin ng mga tagusunod ni Jesus na dumating si Jesus para tanggalin yung kautusan, tanggalin yung mga batas. Iniisip siguro ng mga alagad ni Jesus na dahil sa kanyang mga itinuturo, iwinawak sina ni Jesus yung mga hinihingi ng kautusan. Binuburo na niya yung mga hinihingi ng batas. Ngunit, ipinapakita ngayon ni Jesus na hindi yun yung dahilan kaya siya'y dumating. Dumating siya upang maisakatuparan o maging ganap o mapakita niya ang kaganapan ng kautusan at ng mga batas. Marahil nakita o hindi na nakikita, hindi na naiintindihan ng mga alagad ni Jesus yung pinakadiwa ng kautusan. Mula dun sa 10 utos na ibinigay ni Moises o ibinigay kay Moises, meron pang higit na 700 na mga batas na ginawa ng mga Pariseo upang sundin ng mga Hudyo. At sa sobrang dami ng mga batas na ipinapatupad nila na nagmula dun sa 10 utos o kanilang binuo mula dun sa 10 utos, natabunan na nung 700 na mga batas yung pinakadiwa ng kautusan. At yun yung ipinapakita ngayon ni Jesus. Yun yung pinapaalala ni Jesus. Hindi na kinakailangang burahin yung mga kautusan, hindi kinakailangang iwaksi yung batas, ngunit kinakailangan lamang na makita yung pinakadiwa ng kautusan. At yun din po yung hamon sa atin. No? Maaring sumusunod lamang tayo o masasabi natin na tayo'y mabuting Kristiyano dahil sumusunod tayo sa kautusan. Dahil sinusunod natin yung mga utos ni Jesus. Sumusunod tayo dun sa 10 utos na minana natin sa mga Hudyo. Ngunit bilang mga Kristiyano, higit pa yung hinihingi sa atin dun. Higit pa na tingnan lang natin yung ano yung nakasulat dun sa kautusan. Hinihiling pa sa atin na lumagpas pa tayo dun sa mga nakasulat dun sa batas. Dahil ang pinakadiwa ng kautusan ay pagmamahal. Dahil sa oras na mawala yung pagmamahal, sa oras na hindi natin makita yung pinakadiwa ng kautusan, sumusunod lamang tayo at hindi tayo nakakabuo ng ugnayan sa ating kapwa. Walang saysay yung kautusan kung walang kaugnayan na nabubuo dulot ng ating pagmamahal, dulot ng pinakadiwa ng batas. Yan po sana yung makita natin bilang mga Kristiyano. Hinihiling sa atin na tumanaw pa tayo bukod doon sa nakasulat sa batas, bukod doon sa nakasulat dun sa kautusan, upang makita natin yung pinakadiwa nito, mapangalagaan natin at maibigay sa ating kapwa at mabuo ang ugnayan na itinatanaw ng batas, na tinatanaw ng kautusan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Saw when he closed his eyes for the last time.